Good evening po mga kapatid, magandang araw po sa ating lahat. Muli po, welcome po sa gawain ng Panginoon na patuloy po niyang pinagpapala, no? Praise God, na tayo po ay nasa season 15 na po sa ating prayer and fasting daily devotion. At ang atin pong tema ngayon ay a life of sanctification, sacrifice, service, and supernatural living. Ayan. Nito pong mga nagdaang araw, narinig po natin mula po sa ating mga kapatid at sa ating mga pastors kung ano po ang life of sanctification. Ngayong gabi naman po, tayo po ay tutungo sa panibago pong series ng ating pag-uusapan dito po sa season na to, which is a life of sacrifice. So bago po natin pag-usapan ano nga po ba ang life of sacrifice, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh God, Lord, kami ay nagpupuri, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong oras, Lord God, na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord God, na muli mo kaming ginather, Panginoon, even in a virtual online setup, Panginoon, to feed us, Panginoon, with your word, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na privilege na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, na malaya kaming makapakinig, makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Malaya kami, Panginoon, na mag-grow, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan, Lord God, ng iyong banal na gawain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, and we pray, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang manguna, Lord God, sa gawain ito ngayong gabi, Panginoon. Lord, we invite your Holy Spirit, Panginoon, to lead us, Panginoon. Lalo na po ang iyong lingkod, Panginoon, ikaw po ang manguna sa akin, Father. Dalangin ko, O Diyos, na tanging katotohanan mo lamang ang aking maipahayag ngayong gabi, Lord God, at ako ay iyong itago sa banal na likuran, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang masumpungan. Ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas at maparangalan sa gabing ito, Panginoon. We believe, Lord God, na buhay ang iyong mga salita at ang iyong mga salitang maihahayag ngayong gabi, Lord, ang siyang kikilos sa buhay ng bawat minamahal mo na nakikinig at nanonood ngayong gabi, Panginoon. May you bless each and everyone, Panginoon, na patuloy, Lord God, na naglalaan ng panahon, Panginoon, nagsasakripisyo ng kanilang oras, O Diyos, upang masuportahan, Panginoon, ang iyong banal na gawain, Panginoon, sa prayer and fasting, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We submit to you everything, Panginoon, at ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan, so ngayong gabi nga po, ang atin pong pag-uusapan ay life of sacrifice. So basahin po natin sa Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. So, dun po sa dulong part ng binasa po nating verse, no? God, the Son of God, who is Jesus, no? He gave himself for us. No? So, dito pa lamang po pinakita na kung ano po ang example na ibinibigay sa atin ng Panginoon. He sacrificed for us, no? Habang tayo ay sinners pa, He already sacrificed Himself para iligtas tayo, no? So, ang minodel po sa atin ng Panginoon is a life of sacrifice. So, ngayon sa ating mga buhay, no? It is important for us, Christians, no? To live a life of sacrifice. Bakit po ba kailangan nating mabuhay sa in a way na tayo ay palaging nagsasacrifice? Ano po ba ang magigain natin sa pamumuhay ng isang sacrificial life, no? Marami po sa atin ay nahihirapan pong maunawaan kung bakit po natin kailangang isakripisyo ang ating mga sarili. Amen? Because as humans, tayo po ay may natural instinct na palagi pong i-defend ang ating sarili, to protect our lives, no? We have an instinct to protect our lives, to put our lives in the center. But ito pong pinapakita sa atin is that we should learn how to sacrifice our life. So sinabi po sa verse na nabasa natin, no, na nung panahon na tinanggap natin ng Panginoon, we already have been crucified with Christ.
Hindi na po dapat tayo ang nabubuhay sa sentro ng ating mga sarili, but it is Christ who lives in us. Amen? So, pinapakita po sa atin that it is essential for us to sacrifice ourselves, no, isang tabi po natin ng ating mga sarili at hayaan ang Panginoon na maghari at maging sentro sa ating mga buhay. So, what is living a life of sacrifice? So, it is to live our lives totally for Christ. No, hindi mo na iniisip ang sarili mo bago ka magdesisyon, bago ka magsalita, bago ka gumawa ng kahit ano. But instead, you always want to consider ano ba ang will ng Panginoon. What would Jesus do? If you face a situation, what would Jesus do? Ano yung makakalugod sa Panginoon, no? It is the life of sacrifice, no? Sacrificing our own selves para ang Panginoon ang makapanguna sa ating mga buhay. So we live purely as commanded by God in His Word, and we live being led by the Holy Spirit. Hinahayaan po natin na ang Diyos, no, ang siyang manguna sa atin. Ang Banal na Espiritu ang mag-guide sa atin at hindi ang ating mga sarili. No, we sacrifice our lives for God. And God actually requires every Christian to live a sacrificial life. Basahin po natin sa Luke chapter 9 verse 23 to 25. Now, verse 23, He said to them all, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self?" So dito mga kapatid, no, sabi ng Lord, take up the cross daily. No, deny ourselves. At sabi po ng Lord, we must deny ourselves, no? It is a command, no, mga kapatid. So He requires us to live a sacrificial life. Why? Because only in a life of sacrifice, only in a life of total surrender, saka po tayo makakasunod sa Panginoon. Amen? Kasi yun po yung sabi niya, we must deny ourselves and take up the cross if we want to follow Him. No? So, upang matagpuan natin ang buhay na ninanais ng Panginoon para sa atin, upang makalakad tayo sa path na tinakda ng Lord para sa atin, no? We must sacrifice our own selves. Bakit po? Kasi kung uunahin po nating sundin ang ating mga sarili, yun po mga own desires natin bilang mga tao, if we become selfish, self-centered, no, paano po natin masusunod ang Panginoon kung tayo po ang nasa sentro ng ating mga buhay? So it is required po talaga na i-set aside natin ang ating mga sarili kung nais po natin ang Panginoon ang manguna sa atin, kung nais po natin na masunod natin ang Panginoon. And also, anong buhay po ba ang pinakita sa atin ng Panginoon habang nandito po siya sa mundo, no? As Christians, we always want to be like Jesus. And while Jesus was here on earth, wala po siyang ginawang selfish. Wala po siyang ginawang para sa sarili niya. He acted according po sa will ng God the Father na nagsugo sa kanya dito sa mundo. All his judgments, all his actions were based on what he heard from God. Amen? He was able to live a sacrificial life kasi hindi po niya sinik yung sarili niyang will bilang isang tao nung nandito po siya sa mundo, no? But it is the will of the Father. Amen? So, nasunod po ang will ng Diyos dahil ang Panginoong Jesus isinakripisyo ang sarili niya. At yun din po ang dapat nating gawin upang masunod po ang will ng Diyos sa ating buhay, no? We must sacrifice our lives para ang Panginoon ang makapaghari at makapanguna sa atin. Amen? So, bakit po ba natin kailangang mabuhay ng ganoon, no? Bakit po ba kailangang will ng Lord ang masunod natin? Tandaan po natin na kung isasakripisyo po natin yung ating mga plano, yung ating mga desires, hindi po natin ito sinasakripisyo for a lesser thing. Amen? Hindi po tayo nawalan.
nung sinakripisyo natin ang ating sarili, hindi po tayo nawalan. Dahil nung sinakripisyo natin ang ating sarili at natagpuan natin ang Panginoon at nalakad natin ang path na inihanda ng Panginoon, no? At nabuhay tayo sa buhay na itinakda ng Panginoon, sa buhay na nakakalugod sa Panginoon, mas nakapag-gain po tayo ng better things, because God's plan, God's will is always better than our will. Now, how do we live a sacrificial life? It is a total conscious commitment na will ng Lord ang gagawin mo at hindi ang sarili mo. It is a decision, mga kapatid. Importante pong maintindihan natin that it is a decision na isantabi ang ating mga sarili upang masunod natin ang will ng Panginoon at magawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Lord. Dahil kung susundin po natin ang ating mga sarili, kadalasan po ang dine-desire ng ating katawan, dahil tayo po ay nabubuhay pa bilang mga tao sa mundong ito, ang dine-desire po natin ay hindi nakakalugod sa Panginoon. Like, gusto mong mag-pray pero sabi ng katawan mo, inaantok ka pa, diba? So, kung uunahin mo yung self mo na hindi, sige, matutulog pa ako kasi masama sa akin na ano, magpuyat, baka magkasakit ako niyan, ganun, kaysa mag-pray. So, inuna mo yung sarili mong desire at hindi mo sinantabi yung sarili mo, no? So, hindi mo nasunod ang nais ng Panginoon na manalangin ka. So, yung will po talaga natin and yung will ng Panginoon is contradicting. So, we need to make a decision kung kaninong will ang ating nais masunod sa ating buhay. At syempre po, no, ang nais natin ay ang will ng Panginoon ang masunod sa buhay natin. So, it is crucial for us to sacrifice ourselves, no? To sacrifice our selfishness para masunod ang ating Panginoon. So, it is a decision. And of course po, to live a sacrificial life, we ask God to make us like Him, no? Dahil siya po ay isang Diyos na mapagsakripisyo. He is a selfless God, no? At habang tao siya dito, He was selfless. So, we ask Jesus na gawin niya tayong katulad niya, no? Help us na maging sacrificial, maging selfless kagaya niya. Because kaya nga po nang sabi ko, hindi po madaling maging sacrificial. So, it is only with God's help na tayo ay mababago niya at magiging katulad ng ating Panginoon na selfless. Amen? So, we pray for it, we ask God for it, and we read God's word. Sundin natin yung example ng buhay ng Panginoon na matatagpuan natin sa mga salita ng Diyos. Sundin natin yon at mag-decide talaga tayo na unahin ang Panginoon bago ang ating mga sarili. So, that's how we live a life of sacrifice. And also, mga kapatid, hindi lang po yan nag-a-apply dyan, but also on how we treat other people. No, sabi po sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the true nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So sa verse po na ito, sinabi po na maging sa relationships natin with one another, maging katulad po tayo ng Panginoon who is a servant, no? At ang servant, inuuna niya ang master niya bago ang kanyang sarili. So we become like that sa pagtrato natin sa ating kapwa. As we live a sacrificial life, we sacrifice ourselves upang ang Panginoon ang manguna sa atin, and uunahin din natin ang mga taong minamahal ng Panginoon bago ang ating mga sarili. Amen. Hindi na po na sarili natin ang palagi nating iniisip. Kagaya po doon sa binahagi sa atin ni Pastor Alvin kahapon sa preaching niya, no, sa Sunday service, na isa po sa marks of the love of Jesus sa buhay natin is having a selfless life. No, yung hindi mo na inuuna ang iyong sarili. So, that's how we live a life of sacrifice. And ano naman po yung mga makukuha nating benefits kung mabubuhay tayo ng mapagsakripisyo? A life of sacrifice is a life full of God.
And wherever God is, there is awesome benefits na nagmamanifest para sa atin. Una po, you will carry the presence of God all the time. His power, His authority, and manifestation. Sabi po yan sa John chapter 14, verse 20 to 21. Another one po is, joy unspeakable will be your portion. Amen? Yung kagalakan, no, ay mapapasa iyo. Psalm chapter 16, verse 11, dun po natin yan matatagpuan. Also, the blessings, glory, power, riches, wisdom, strength, and honor as Christ received will be yours. Wow! Amen! Ayaw po ba natin yun? Isakripisyo natin yung mga sarili natin. At ito ang ipapalit ng Panginoon, no, para sa atin. Ito yung will ng Lord para sa atin, that we receive blessings, glory, power, riches, wisdom, strength, and honor. Amen. Makikita po natin yun sa Revelation 5 verse 12. And of course, eternal life in heaven with crown and stars, coupled with your mansion with many rooms, because you would have won many souls for Christ. No? So as we follow Jesus, we win many souls for Christ. Na-establish yung ating mansion sa heaven with many rooms, no? At meron tayong eternal life, meron pang crowns, amen? So, as we sacrifice ourselves, ito ang nais ng Panginoon na ibigay sa atin. Hayaan lang natin siya, no? Na manguna sa atin, na yung will niya yung maganap sa buhay natin. And also, meron pa po, you will be highly lifted by God. Just like Jesus lived a sacrificial life on earth and God exalted Him above all else. May kita po yan sa Philippians chapter 2 verse 5 to 7. So, kagaya po ni Jesus na nagsakripisyo dito sa mundo and God exalted Him, ganun din daw po tayo. We will be highly lifted by God. So, mga kapatid, tatanungin ko po kayo, is living a sacrificial life worth it? If Jesus being God did it, kung ang Diyos mismo, no, ginawa niya yon, we can also do it, no? Lahat po tayo. So, yun po, mga kapatid, may we be encouraged, no, to live a sacrificial life, to sacrifice ourselves, at hayaan natin ang Diyos ang manguna sa ating mga buhay. So, praise God po. Sige, tayo po ay magtapos sa pananalangin. Hallelujah, hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Lord, we praise you, Panginoon, for your message. Panginoon, we praise you for your word. Panginoon, na mayaman mong ibinigay sa amin ngayong gabi, Panginoon. Salamat, Lord God, na ipinakita mo sa amin kung gaano kaganda, O Diyos, ang plano mo para sa amin. Kung gaano kaganda ang will mo para sa amin, Panginoon. It is better than all of our plans, Panginoon. Your plans are better sa mga desires namin, Lord God, sa mga pangarap namin, Panginoon. Lord, alam mo ang lahat na laman ng aming mga puso. Yung mga desires namin, alam mo ang lahat, Panginoon. And you have planned better, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Because you love us, Panginoon. And you want the best for us, Panginoon, Lord God. Even giving your own son, Jesus, para iligtas kami, sacrificing your own son, oh Jesus, sacrificing your own life para sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa mensaheng ito ngayong gabi, Lord God, ay magdesisyon ang bawat isa, Panginoon, Lord God, na hayaan ka namin, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng aming mga buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, Lord God, na maisantabi namin ang aming mga selfishness, Panginoon. Maisantabi namin ang aming mga sarili, Lord God. At ikaw, O Diyos, ang tunay na maging hari ng aming mga buhay, na ikaw ang tunay na maging Panginoon ng aming mga buhay, O Diyos. May you help us, Panginoon, to live a sacrificial life, Panginoon, because apart from you, Lord God, hindi namin ito kaya, Panginoon. So, Lord, we ask, Panginoon, na ikaw ang patuloy, Lord, na mag-mold sa amin, patuloy na magbago sa amin, Panginoon. Make us more, Panginoon, like you, Lord God. Make me more like Jesus, Panginoon. Nawa ay i-desire namin sa aming mga buhay, Panginoon, na mamuhay kami kagaya ng Panginoong Jesus, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, to live a sacrificial life, Lord God.
Father, maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong gabi, Panginoon. Maraming maraming salamat, Father God, muli sa pagsama mo sa amin. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong faithfulness sa amin na ipinararanas mo sa bawat araw ng aming buhay. Lord, muli nawa ay tulungan mo ang bawat isa na makapamuhay ng sacrificial life, Panginoon, at ikaw ang aming hayaang manguna at maghari sa aming mga buhay. Lord, Jesus is Lord over ourselves. We declare that Jesus is Lord over our lives. Maraming maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang pinakamayamang papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. This we pray in Jesus' name, amen and amen. Magandang gabi po mga kapatid. God bless po sa bawat isa.